May nagbibideo kayo pa sa labas. So, welcome again to another free webinar series na hatid sa inyo ng Tech Academy. So, we're doing this free webinar series para mabigyan kayo ng awareness and additional knowledge or skills na pwede nyo magamit in growing up your IT career. Expert speakers para mag-present skills and knowledge in different paths. Ang topic natin is ang YouTube channel. Please do so. So, Tech Academy PH as well as in our free mini courses. Right? Or ang guest, expert speaker. Okay? Experience in telecommunications, sales engineer in VMware. So, I'm not sure kung familiar. One of the vendor or manufacturer leading in VMware certified professional tracks na i-discuss at network CompTIA certification. Okay? So, RJ, are you here? RJ? Hold on guys, I'm getting in touch. Hang on. Hang on guys, hindi pala nakuha ni RJ yung link. Not sure kung saan napunta yung email ko pero hindi niya nakuha. So hang on one second. Right, so RJ is coming on. Nagkasabay-sabay ng co-host. RJ, para ma-share ko yung slides. Yun, there you go. Akala ko natanggap yung email. Can you check kung and okay na sir. Can you check kung no, I'll stop sharing. Hang on. Ayan. And then I'll stop sharing my screen. So right now again, RJ, I already introduced you to the folks on the meeting. So they've already got some information na sinare mo sa akin. And right now we can start by just sharing a little bit of what you do and then you can share your screen for your presentation. Ah, sige. Siguro can you check kung okay yung audio mo, RJ? Malinaw ba ako? Clear po ba? Can anyone okay. Sige, wait lang. I think okay naman on my end. Yung ako lang medyo may problema kasi sa connection ko right now. Pero anyway, we can work on this. Kasi what we're doing is the most convenient time dun sa mga guest speaker natin. So that's why, ayan. So, wait. Hang on. Visible na din po ba yung screen ko na naka-share? So, start na tayo, Sir Billy. I can see it on my end. Ah. Can you type in yes, guys, kung nakikita niyo yung screen ni RJ sa chat natin? Okay na siguro, sir. Nakikita naman na nila. Medyo marami nang nag-yes. Yep, they're seeing. Hello, Sir Bill. Nandiyan ka pa. Wala siya. Ay, nakamute siya. Oo nga.
May naayos. So, ayun. Sige, start na tayo, guys. Again, sorry na late ako kasi kasalanan ni Sir Billy. Hindi, joke lang. Hindi ko na-receive agad yung link. So, again, good afternoon, everyone. I'm Arjay Cabuen. Introduce ko lang ulit yung sarili ko. So, I'm currently a VMware pre-sales engineer here in Technopac, one of VMware distributors here in Philippines. So, dalawang company lang yung distributor dito, no, ni VMware. So, back dun sa mga na naging start ko sa work, nag-start ako sa telecoms. So, yung I'm a field engineer noon na I'm doing some installation sa sites, acceptance ng project, and then documentations. Ayan. So nagkakable kami, naglalagay kami ng mga equipment. So ganun yung dating work ko. Then sa next is na nagkaroon ako ng opportunity to work with telecoms na with some big companies, telecommunication companies na like PLDT, Smart Globe. Ayan. So nagte-testing kami ng mga network products like yung mga DSL modems nila. Ayan. So medyo not sure kung may mga latest na silang or may mga updated silang setup, pero yun nga medyo matagal din ako doon sa testing ng DSL modems, type approval yung mga fiber optics, packet wifis, ayan, yung mga routers na ginagamit natin pambahay or yung mga CPEs na tinatawag nila or customer premise equipment. Nag-handle din ako sa electrical products like yung mga batteries, rectifiers, ayan. So for power backup naman ni telcos. So medyo hindi ko lang nahawakan yung gensets or generators. Then naging IT and network administrator din ako sa isang software development company. Then now I'm currently working as a VMware pre-sales engineer. So Sir Billy invite me to share some knowledge, fundamentals, or introduce to you sino ba tong si VMware. Okay. So if may questions then siguro you can chat or you can interrupt me then. Okay. Yeah, bro, we're gonna have a Q&A at the end para sunod-sunod lang yung questions natin. So right now, you can go with your presentation. Sige. Okay. So start tayo. So ito yung magiging agenda natin for today, yung the VMware solution pillars. So actually ngayon, kasi I'm a VMware pre-sales engineer, parang halos lahat ng product lines ni VMware, medyo mahirap siyang kabisaduhin. Mamaya malalaman nyo kung bakit. It's because of this VMware solution pillars. So, si VMware kasi pala, introduce ko na rin. Si VMware kasi noon, kilala siya as a provider ng solutions and technology for cloud computing and virtualization. So, siguro yung virtualization, alam naman na natin yan about VMware. So, ngayon meron siyang different solution or technology pillar. So mamaya makikita natin yon. We have yung multi-cloud pillar and yung virtual cloud network pillar. So yan yung mga medyo i-highlight natin. So syempre yung introduction to virtualization and yung mga gustong mag-take ng path for virtualization or for VMware, may certifications din tayo. So ito yung tinatawag nating solution pillars or technology pillars. Ito yung tinatawag naming VMware solution pillars. Okay. So we have multi-cloud, virtual cloud network, application modernization, yung digital workspace, and intrinsic security. So per pillar, may mga laman yan, yung mga solutions or products ni VMware. So ito sila. So sa multi-cloud, andyan yung server and storage virtualization. Actually, yung network virtualization meron din dyan, pero nasa separate pillar din siya, which is si virtual cloud network. So
So nandiyan din yung cloud, since multi-cloud pillar siya, and yung DR solutions natin ni VMware. Okay. So sa virtual cloud network naman, andyan yung network virtualization natin, yung SD-WAN, Software Defined Wide Area Network. Actually, SASE na yung term nila. Mamaya makikita natin ano ba yung components ng SASE, pero highlights natin si SD-WAN. Application modernization, if you are a software developer, DevOps, if you heard about Kubernetes, management ng containers, we have a solution which is ang tawag namin is si VMware Tanzu. So parang flavor siya ni Kubernetes kay VMware. Kasi may Kubernetes tayo, syempre kay Google, which is sa kanya nag-originate, kay Amazon, kay Azure. Ayan. So they are using also Kubernetes din. So digital workspace, yung for endpoint management natin, which is si VMware Workspace ONE, at saka desktop virtualization, which is si VMware Horizon. So endpoint management, ito yung especially ngayon, yung mga pandemic, marami nag-work from home. Ang concern ni company is paano nga niya ba mamamanage, mako-control all, or mamamonitor yung mga employee nila na gumagamit ng devices remotely. Okay, so yung pati na rin yung mga employees na gumagamit ng personal devices nila. So like us, we are using syempre yung phones natin to access the emails, yung may personal laptops tayo to access yung resources, yung applications ng company para makapagtrabaho tayo. So we have this endpoint management solution. Also yung desktop virtualization, so sa a desktop na nasa in a virtual machine form. So mamaya matatakil natin kasi yung virtualization. Then intrinsic security, ito rin yung one of yung mga recent or new solutions din ni VMware, which is si VMware Carbon Black. So si VMware Carbon Black, it's a cloud native endpoint security solution. So pag cloud native, so yung control natin, yung configuration, yung management, yung monitoring andun sa cloud. So it's a next generation antivirus, may endpoint detection and response tayo wherein we are monitoring din kung ano ba yung normal tsaka abnormal na behavior dun sa environment natin, dun sa endpoints, yung mga laptops natin, computers. And we also have audit and remediation to check kung ano ba yung current status ng endpoints, ano ba yung latest or updated ba yung OS niya, if they have antivirus or endpoint firewall, etc. So that's the solution pillars that we have kay VMware. So lahat dyan, ngayon actually inaaral ko din lahat, medyo mahirap. Okay. So dati kasi nung pag pasok ko po as a VMware pre-sales engineer, server virtualization pa lang kasi yun yung pinaka-base na solution. Pero ngayon, ayan siya. So yan yung solution pillars ngayon ni VMware. Okay. So napakaraming product ngayon na dine-develop si VMware. So they want kasi na parang end-to-end yung solution from the endpoint devices like yung mga laptops hanggang dun sa data center, yung mga servers, storage, hanggang dun sa cloud. Okay? Then highlight natin, syempre, hindi kakayanin ng oras natin if we will tackle all that solution pillar. So highlight natin si multi-cloud and virtual cloud network pillar. So let's have multi-cloud pillar. Andyan si vSphere, si vSAN, VCF or VMware Cloud Foundation and Site Recovery Management Solution ni VMware. So syempre, intro muna tayo about virtualization. Ano ba itong virtualization? Ano ba yung concept or principle ni virtualization? So virtualization, it's the process daw of creating a software-based representation ng mga physical resources natin. Yung servers, yung network, yung storage, yan yung mga meron tayo na resources sa isang data center. So then meron ding desktop virtualization solution si VMware, yung nabanggit ko nga kanina, which is si VMware Horizon. Okay, so pag in-imagine natin, kasi virtualization, di ba, if we have traditional,
traditional kasi yung tawag natin doon sa mga existing setup natin, yung mga physical dependent, physical based. Yung mga servers natin, physical yan, yung network, we have switches and routers, storage, we have yung mga NAS, SAN, ayan. So yan yung mga traditional based or traditional approach na tinatawag natin. So ito nga, let's go so dun sa traditional servers or compute. Okay, yung compute or servers, yan yung tinatawag na tawag natin sa mga like it's like computers din kasi yung servers but high end. Then syempre mas mabilis yung pag-process niya. So that's the servers. Oh, ito yung sample ng server natin. Imagine natin ito yung server. Then syempre yung server meron niyang processor, may CPU, may memory yan, may disk, and may network interface card, syempre. Just like dun sa computers natin. Okay. So that's the servers and yan yung mga resources na meron siya. Then kapag traditional ang approach natin when it comes to servers, dun sa computer resources natin. So naglalagay tayo ng OS. For example, a Windows Server OS or a Linux OS na in-install natin directly doon sa physical server natin. Then, yung system na kailangan natin or yung applications or services na kailangan. Like yung, for example, may ERP ka dyan or SQL database. So, ganyan yung traditional approach natin. So, what if kailangan si IT kailangan ng additional server? Then additional OS para dun sa mga sa additional application or system na kailangan nila. So ganyan ulit yung setup. Okay? So we need to set up again a physical server, install ng OS, install ng application. Then kailangan ko ulit. So ganyan ulit yung setup natin. So that's how traditional server go yung approach natin pag traditional. So pag imagine natin ano ba yung mga nagiging limitations kapag traditional yung approach natin sa servers or computer resources natin. So yung ayan, single OS on a physical machine, meaning 1:1. So kung nag-install ako ng Windows Server OS dun sa physical server, yun na yun. So hindi ka na makakapag-install ng additional OS. Okay, so sa dedicated na yung resources, yung processor, yung memory, yung disk dun sa OS na nilagay mo. Okay, 1:1 siya. Ano pa? Siyempre, yung kapag tinignan nga natin, yung allocation ng space dun sa data center. So, iisipin din natin yun kapag tinignan natin, siyempre. Di ba? What if, yun nga, kailangan natin ng additional server. May pwesto pa ba yan? If rack mount yan, may space pa ba dun sa rack? If a tower type server yan, may paglalagyan pa ba? May pagpupwestuhan pa ba? And then next is syempre power and cooling requirements. So syempre kailangan ng kuryente yan, ng aircon. So, hindi pwedeng mainitan yung mga servers natin kasi madaling masira. So ayan. Then next is delivery lead time. So syempre si IT order, si company order ng server. May antayin pang delivery lead time yan. Depende kay supplier, kay vendor kung on stock or kailangan pa nilang ordering overseas. So may lead time yan. Like for example, 30 to 45 days. Ayan. Then, underutilized resources. Kasi nga, sabi ko nga kanina, kapag naglagay tayo ng isang OS dun sa isang physical server, then sa kanya na lahat ng resources. Yung CPU, yung RAM, yung disk. So regardless kung lahat ba yun is nagagamit niya or hindi. Okay. So for example, RAM may 8 gig tayo then 4 gig lang yung kinakain nung OS and application na nilagay natin. So wala siyang pakialam basta sa kanya lahat yung resources na yan. So that's the limitations and different challenges na meron tayo sa isang traditional approach ng compute or server resources natin. And last pa pala, meron pa pala unacceptable downtime, syempre. So what if namatay yung isang server? So paano na? Ano yung backup natin? Ano yung failover natin? Yung high availability na kailangan natin? Paano? So gaano katagal tayo makapagpalit ng server?
What if sobrang critical nung services na nakalagay doon? Okay? Then now we have vSphere. So si vSphere, VMware vSphere, siya yung server virtualization solution ni VMware. So si vSphere, it's not one product lang. So it's a set or collection of different product. Then may different features din siya. So hindi na natin matakay lahat ng features niya. Siguro yung some of the major features na meron kay vSphere na makikita natin yung talagang benefits. Okay. So back tayo dun sa physical server natin na meron tayo kanina. So meron tayong tinatawag na hypervisor. So si VMware hypervisor, ang tawag namin dyan is si ESXi. So ano ba itong si hypervisor? Si hypervisor, siya yung software natin na mag-virtualize ng physical server natin. Okay? So para makapag-virtualize ng server, ini-install natin si hypervisor. So sa ibang vendor, may hypervisor din sila. Siyempre, hindi lang naman si VMware yung provider ng virtualization. But kay VMware, we have this ESXi hypervisor, which is under vSphere solution din. So, ESXi hypervisor. So kapag nakapag-install na tayo, again, si VMware, si hypervisor pala, ESXi, directly natin ini-install sa physical server. Okay, not sure kasi kung yung ibang vendor, how they implement yung virtualization. But ito yung one of the advantage ni ESXi hypervisor is directly natin siya ini-install sa physical server. Wala tayong ibang i-install na OS or anything dun sa physical server directly. So si hypervisor ESXi yung pinaka OS natin ngayon. Okay. Then kapag may hypervisor na tayo, we have na this virtual machines na tinatawag. So siya na yung pinaka server or compute resource natin, which is software based. So hindi na siya in physical, hindi gaya nung traditional approach na nakita natin kanina na for example, si Windows Server naka-install doon sa physical server directly. So meron tayong ESXi hypervisor sa gitna. So si virtual machines, ayan na yung lalagyan natin ng guest OS na yung tawag natin dyan. So for example, meron akong Linux or Windows Server, install natin sa virtual machine. Then meron tayong virtual CPU, then meron tayong virtual RAM dyan, virtual disk, virtual NIC, network interface card. So pag tinignan natin, nakikita natin nasa gitna si hypervisor. So si ESXi. So si ESXi kasi ang function niya dito is para siyang middleman natin. Okay? So si virtual machines, yung resources na kailangan niya, hindi niya directly nakukuha or hindi niya directly kinakausap si physical. So ang kausap niya si hypervisor. But then again, yung guest OS, for example, ako si Windows Server na in-install sa virtual machine, hindi ko nakikita na yung resources ko pala is virtual. So ang nararamdaman ko, ang nakikita ko is physical yung RAM ko, yung CPU ko. So hindi niya alam na nasa virtual machine siya. Okay? So then yung allocation ng resources, for example, if we have multiple virtual machines, makikita natin paano ba siya parang magre-request ng resources dun sa physical. So yung allocation, yung scheduling ng resources, ginagawa ni hypervisor, ni ESXi natin. So that's how it works, yung server virtualization natin. Ayan. So para mas ma-appreciate din natin, ganyan yung itsura. So makikita agad natin yung benefits, di ba? Dun sa traditional kasi, we only have one OS then installed directly dun sa physical server. But if we have ESXi hypervisor, virtualize yung server natin, ayan. So we can have multiple OS, guest OS na yung tawag natin, using virtual machines on a single physical machine. Okay? So how we manage naman yung ESXi? So sorry pala kasi hindi ako nakapag-ready nung demo kasi hindi ready yung servers namin ngayon. Magte-demo sana ako. Pero eto, how we manage ba yung
yung virtual machines, yung ESXi natin, yung servers na may hypervisor na, how we access it ba? Okay. So we have a browser. So pwedeng may IP address si hypervisor, type lang natin dun sa browser, or may domain name siya, type lang natin dun sa browser. Okay. So just like if you are accessing yung pang-router natin sa bahay, parang ganun. So we are opening a browser, then type yung IP address or domain name ni hypervisor, ESXi. So ganyan siya. Then makikita natin pag access natin doon sa ESXi, meron tayo nandiyan yung ginawa natin or gagawin pa lang natin na virtual machines. Okay. So what if, since data center yung pinag-uusapan natin, syempre hindi lang naman isang server yung nakalagay diyan. What if meron akong 4, 10 or hundreds or thousands of virtualized servers, yung may mga hypervisor na. So if access ko siya, bubukas ako ng browser, another browser tab para sa pangalawang server, another browser tab para sa pangatlo, another browser tab, and so on and so on. So ganyan siya. So di ba napakahirap? So tingnan natin, iisipin natin kung sa 10 pa lang o yan sa 4 pa lang, medyo mahirap na. So medyo nakakalito na. That's why we have vCenter server. Okay. So si vCenter server, another product siya inside vSphere solution ni VMware. So ano ba tong ginagawa ni vCenter server? Si vCenter server kasi siya yung centralized management natin. So meaning kapag in-access ko si vCenter server, pwedeng may IP address si vCenter server or may domain name siya. Kapag in-access ko yon, nandun na lahat ng ESXi ko. So lahat ng ESXi host din na tawag natin. Okay. So centralized siya. So hindi ko na kailangan na i-access through browser isa-isa si ESXi natin. Yung virtualized servers natin. So configure ko lang, install ko lang si vCenter server. Configure, syempre parang i-add or register natin si ESXi dun sa vCenter server. Then, boom. So, pag-access natin ng vCenter server, andun na lahat ng ESXi natin. Okay? So, kailangan natin gumawa ng virtual machine dun sa isang ESXi host or server. Click lang natin kay vCenter server, hanapin lang natin yung ESXi na yun. So, again, nandyan lahat siya, centralized. Okay. So, that's the function of vCenter server. Okay, so, yung ESXi, nakita na natin kanina, which is si hypervisor at saka si vCenter server. Ito yung two major components or products inside vSphere or server virtualization solution ni VMware. Then may mga functions din si vCenter server may mga functions or features din si vSphere na kailangan natin ng vCenter server. Okay. So I'll show you some functions ni vSphere na kailangan si vCenter server. Kay vSphere, kay VMware, we have a vMotion na tinatawag. Okay. So, ganyan siya gumagana. Okay. So, kita nyo ba yung animation? So, what if kailangan, kung for example, kailangan kong mag-maintenance nung isang server, siyempre may virtual machines siya. Then, yung virtual machines is hindi pwedeng mag-down. Hindi pwedeng magkaroon ng downtime. Critical yung services na nakalagay sa kanya. But, dun sa maintenance mo nung server, kailangan mo patayin yung buong server. So, paano yung virtual machines? So, mayroon tayong tinatawag na vMotion. So, ganyan siya. Okay? So, minamigrate or tinatransfer natin yung virtual machines from a server to another server. So, using vMotion, walang downtime yung virtual machine. Okay? So pwede natin siyang i-migrate kahit umaandar si virtual machine. Paglipat niya dun sa kabilang server, umaandar pa din siya. So, wala siyang downtime. So, ganun gumagana yung vMotion features ni vSphere. So, yan yung function niya. So, di ba, pagtingin na natin, parang napakalaking benefits kapag virtualize yung servers natin. Unlike dun sa traditional, paano natin gagawin? So, parang kailangan natin ng parang same na
setup ng isang server. So what if i-maintenance mo yung server, 'di ba? Kung traditional siya, hindi siya naka-virtual machine. So kailangan talaga ng downtime, magkakaroon ng downtime. Unlike dito, if we have vMotion, walang downtime yung virtual machine. Then kapag nailipat na natin yung mga virtual machine, pwede na nating patayin si server 1. Since umaandar pa din yung virtual machine doon sa server 2. Okay? So another features ni vSphere, meron tayong tinatawag na vSphere HA or high availability. So kanina nakita natin kay vMotion kasi schedule 'yon. So expected 'yon kasi nga magme-maintenance tayo ng server. What if accidente nagka-problema si server? O biglang nasira yung power supply niya, namatay siya. Paano yung virtual machines na nandoon? Syempre, patay din 'yon. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na vSphere HA, vSphere high availability. So ayan nga, what if namatay, aksidente si server? Paano yung virtual machines na nakalagay sa kanya? Meron tayong tinatawag na vSphere HA, wherein si vSphere HA automatic re-restart niya yung virtual machines doon sa kabilang server. Okay? So kanina again si vMotion walang downtime. So pwede nating i-migrate, i-transfer yung virtual machines live. Buhay siya, hindi siya namamatay, papunta doon sa kabilang server. Pero dito kasi aksidente or unexpected yung problem natin sa server, namatay siya bigla. So automatic i-restart ni vSphere HA doon sa kabilang server yung virtual machines. So dito may konting downtime, pero hindi na natin kailangan i-manually na ilipat yung virtual machines. Kasi automatic i-restart niya yon sa kabilang server. So that's how a vSphere HA works. Okay. Then tong si vSphere HA natin, yung high availability natin na tinatawag, kailangan natin ng shared storage. Okay. So ano bang purpose ni shared storage dito? Itong shared storage kasi na tinatawag natin, yung virtual machines kasi, kapag nag-create tayo ng virtual machines, puro files na yan. So kasi nga software-based na tayo. Puro files yan. May config files, may virtual disk files, may memory files, etc. So dyan natin isa-save sa shared storage. Kasi di ba nakita natin kanina yung servers, may disk yan, may hard drives yan sa loob. But we also have external shared storage wherein kapag gumawa tayo ng VM, yung storage niya nandito sa shared storage. So bakit kailangan ng shared storage dito sa vSphere HA? Kasi yung files ng VM, ang ginagawa, ang nangyayari, kapag namatay si server 1, si server 2, kukunin niya lang yung files ni VM dun sa shared storage. Tapos bubuhayin niya. Okay, so ganun gumagana si vSphere HA. Kaya kailangan natin ng shared storage. Kasi kung wala tayong shared storage, syempre yung virtual disk, hard drives or yung hard disk ni server 1 is hindi naman accessible kay server 2. Ganon din yung disk ni server 2, hindi accessible kay server 1. Okay. So kailangan natin ng shared storage which is both accessible dun sa mga servers. So para pag nag-down si server 1, kukunin lang ni server 2 yung files ni virtual machines doon sa shared storage para i-restart niya sa sarili niya. Okay. So, ganun si high availability natin. Okay. Parang diskless. Hindi siya diskless eh. Okay. Kasi I'm not sure kung diskless ba sa computer shop. Hindi ko sure. Pero hindi siya diskless. Kasi itong storage na to, yung shared storage natin external, may disk pa din yan. Okay. External nga lang, hindi siya locally attached dun sa servers. Okay. So kung meron tayong traditional servers, meron din tayong traditional storage. Okay. So tapos na tayo kay server virtualization, ha? Dun kay vSphere natin. So meron din tayong shared storage. So nabanggit ko nga kanina, di ba, yung may mga functions na kailangan ng shared storage. So for example, virtualize na yung servers natin. But yung storage, meron pa rin silang kanya-kanyang storage, which is
yung locally attached disk sa kanila. So yung mga locally attached disk, siyempre each server walang access doon. Wala silang access doon sa disk na nasa kabilang server and ganun din sa kabila. So kailangan nila ng shared storage. Okay. So yung traditional storage natin, kasi nga kapag traditional ang approach natin, 'di ba, sabi ko nga physically dependent siya. Okay, so physically based siya. So meron kasi tayong mga shared storage like SAN, yung storage attached net, storage area network, yung network attached storage, yan yung mga external shared storage natin na pwedeng shared storage natin na physical based. Okay. So hardware based 'yon kapag traditional based. Meron tayong next solution natin is VSAN or virtual SAN. So siya yung storage virtualization, yung software based storage, software defined storage ni solution ni VMware. Okay. So kanina may server virtualization tayo, ngayon storage virtualization. So paano ba gumagana tong si VSAN natin, yung storage virtualization ni VMware? Okay. So we have again vCenter server kailangan natin for this solution. So kunyari, ayan, for example, virtualized na yung servers mo. May hypervisor nang naka-install. So may mga disk yan which is not accessible in each other. Okay. So ang ginagawa po ni VSAN, ganito po. Okay. Ayan. So yung disk, locally attached disk, for example, yung hard drive ni server 1, yung hard drive ni server 2, hard drive ni server 3, pinagsasama-sama niya virtually. Software base. Okay? So for example, meron tayong tigwa 1 terabyte na hard drive. May 1 terabyte kay server 1, kay server 2, ganun din, ganun din kay server 3. In a total of 3 terabytes siya. Diba? So unlike kanina, wala tayong virtualized storage. Si server 1, meron lang storage na 1 terabyte. Ganun din si server 2, ganun din si server 3. But dito sa virtualized storage natin, si server 1, merong 3 terabytes storage na. Si server 2, ganun din, may 3 terabytes storage na. Ganun din si server 3. Kasi may access na sila doon sa mga disk nila. So sa disk nung kabila, sa disk nung kabilang server. Kasi in-aggregate ni VSAN yung locally attached hard disk doon sa mga servers. So that's what we call VSAN data store. Yung data store kasi yun yung parang storage natin when we are creating virtual machines. Okay? So ganyan siya. Wala tayong itong icon dito, itong image dito. Software based yan, ha. Wala tayong external shared storage na hardware based. Software based yan. Okay? Paano ko in-access si VSAN? Through vCenter server din. So pag tinignan natin, makikita nyo, di ba, yung vSphere, yung server virtualized servers natin, yung VSAN, yung virtualized storage natin, minamanage ko siya through vCenter server. Okay, yung centralized management natin. So in one na siya. So benefits din, advantage din. Kasi pag tinignan natin, di ba, namamanage ko na both yung servers at saka yung storage. Kasi sa traditional approach, kapag nakahiwalay din yung storage din, iba yung administrator din yan, syempre. So, kailangan mong makipag-coordinate dyan if you need or if you have concerns or problem sa storage. Okay? So, pero dito, if you are the administrator of this infra na virtualized, you are managing it, yung virtual servers at saka yung virtual storage mo. Through vCenter server. Okay? Then si VSAN, yung storage virtualization solution natin plus vSphere, yun yung tinatawag ni VMware na core or first step sa HCI or yung hyperconverged infrastructure na tinatawag natin. When we say hyperconverged infrastructure kasi, we have the management nung resources natin like compute o yung servers natin, yung storage, yung network. We also have for management, automation, and operations, magkakasama na siya. So that's what we call hyperconverged infrastructure. So kaya tinawag natin itong first step to HCI, yung VSAN natin. Kasi nga, we are managing it with the vSphere
or with the servers natin, yung virtual servers natin. So first step na natin siya sa isang hyper-converged infrastructure. Then meron tayong full stack HCI or yung VCF or VMware Cloud Foundation. Later makikita natin siya. So nandiyan na yung complete. So hyper-converged infrastructure na talaga siya kompleto. Then we also have a hybrid cloud solution, yung VMware Cloud on any cloud natin. Later makikita din natin. Okay? So that's the hyper-converged infrastructure natin. For vSAN, yes, may separate license siya kay vSphere. Okay? If may questions tayo sa licensing, mamaya pwede din natin sagutin. Okay. So, this is VMware Cloud Foundation or yung VCF na tinatawag natin. So, kay VCF or VMware Cloud Foundation, we have compute, storage network, we also have automations and operations for management and monitoring ng operations ng data center mo. Ayan siya. So, andyan yung mga products na. Yung NSX, mamaya madiscuss din natin. So, we also have vRealize Suite for automation and operations din siya. So, ayan yung full stack hyper-converged infrastructure ni VMware. That's VMware Cloud Foundation. So, complete na siya. Mayroon virtualize yung servers natin, yung storage, as well as yung network. Okay. So that's what tinawag na natin siyang full stack HCI or hyper-converged infrastructure. Okay. So then we go na, proceed na tayo. So VMware Cloud on any cloud. Ano itong VMware Cloud on any cloud? So kanina, pinakita ko sa inyo si VMware Cloud Foundation or si VCF natin, which is yung full stack HCI natin. Since virtualized na yung resources natin, pag sinabi kasi nating virtualized, di ba, software-based lahat siya. So, yun yung tinatawag din nating SDDC. So, Software-Defined Data Center. Okay. So, sa yung software-based lahat ng resources natin. Okay? Doon sa data center natin. So, ano ba itong VMware Cloud on any cloud? So, si VMware kasi, so, nakipag-partner siya ngayon kay different cloud providers like AWS, Azure, may Google, may Oracle, may IBM, as well as si Alibaba meron din. So, si VMware Cloud on any cloud, meaning we have VMware infra on top of a public cloud. For example, VMware Cloud on AWS or VMware on Azure or VMware Cloud sa IBM on top of IBM Cloud or Oracle Cloud, Google Cloud, Alibaba, ayan. So, on top. So meaning, if we have a VMware on-prem, we also have VMware on-cloud, pwede natin pag-usapin. So for example, may virtual machines tayo on-prem, yung buong data center mo, i-maintenance mo. Then we have VMware cloud on a public cloud. Pwede mong ilipat yung virtual machines mo from on-prem papunta doon sa cloud. Then tsaka mo galawin yung on-prem mo, on-prem data center mo. Then pag okay na, ibabalik mo. So wala tayong nagiging issue sa compatibility. Okay, sa integration kasi parehong VMware yung architecture natin, yung infrastructure natin. So syempre, hindi siya magkakaproblema sa compatibility kasi parehas ng platform 'yan, VMware. But kung VMware yung on-prem mo, then you will transfer or migrate yung workloads mo na naka VMware platform papunta doon directly doon sa AWS. Hindi pwede. So I think kailangan ng parang ano bang tawag dito. Basta may compatibility kasi tayong titingnan. Parang nakalimutan ko yung term pero hindi kasi natin pwedeng directly i-transfer VMware yung platform tapos iba yung platform doon sa cloud. But dito, VMware Cloud on any cloud. So since parehas siyang VMware, we have a consistency na. Okay. So some of the use cases din ni cloud, syempre, hindi lang ni VMware Cloud. Syempre, yung extension or expansion ng data center mo, if kukulangin ka na sa resources, then si company, they don't want to add additional physical site pa or additional servers para dun sa data center nila, they go to the cloud as an extension ng data center nila. We have disaster recovery,
we have cloud migrations and syempre yung developers ng applications, they can test or they can run the applications dun sa cloud. So for disaster recovery, meron ding solution si VMware, yung tinatawag nating SRM. Okay. So si SRM, VMware SRM, o yung disaster recovery solution ni VMware, pwede siya sa cloud, yung DRAS na tinatawag natin, disaster recovery as a service, or pwede ding as a physical site. So for ano ba tong DR kasi na to? If yung DR kasi natin, for example, si company, sobrang critical nung services nila. So what if biglang nag-down, nagkaroon ng disaster, lindol, nasunog yung buong data center, paano magla-live ulit yung workloads nila, yung virtual machines nila? So they have a secondary site or recovery site para buhayin ulit yung mga virtual machines. So that's how recovery site works. So we have a site recovery manager na parang nire-replicate niya yung virtual machines from the main site papunta dun sa DR site natin. So kung ayaw ni company na mag-maintain or mag-setup pa ng isang physical site, for example, Manila, then meron sa Cebu, they can also have it on the cloud. So Manila tsaka DR nila is nasa cloud. Okay. So yun yung disaster recovery natin. Again, yung DR solution ni VMware, we call it SRM or VMware Site Recovery Manager. Okay. So that completes yung multi-cloud pillar natin. So si multi-cloud kasi, it offers consistency. Okay. So not only on the infrastructure side, as well as syempre yung operations, yung networking, yung development ng applications, if they want it on the cloud, as well as yung security. So kung same na same yung setup din natin kasi kapag on-prem ng VMware natin, then may VCF tayo or VMware Cloud Foundation setup, then meron din tayo sa cloud. If we have policies like, for example, network storage policies, kung nilipat natin si VM from on-prem data center to the cloud, susunod yung policy. Okay? Naka-attach pa rin yung policies from on-prem na papunta dun sa cloud. So, yun yung ino-offer ni VMware multi-cloud pillar. So, consistency. Okay. So, next naman is we have virtual cloud network. So, sa virtual cloud network, inside it, we have NSX and SASE. Okay, but in the SASE, yung SD-WAN yung i-highlight natin. Okay? So we have VMware NSX. So si NSX, siya yung network virtualization solution naman ni VMware. So kanina, meron na tayong server virtualization, may storage virtualization na tayo, then si network virtualization. So nabanggit ko nga kanina dun sa yung bundle niya ng full stack HCI, syempre nandun din si network virtualization. But meron din siyang separate pillar, which is si virtual cloud network pillar. So si NSX, network virtualization solution ni VMware. So ano ba kasi yung mga challenges natin? So balik na naman tayo sa traditional, but ngayon naman is network. So syempre hardware-based pa rin kapag sinabi natin traditional. So ngayon kasi pag tinignan natin, mas nagiging komplikado yung setup natin sa network. Then yung mga hardware-based setup natin, yung traditional-based networking natin, hindi siya ganun ka-flexible para dun sa requirements or needs nung kailangan natin, yung mga workloads natin. Okay. So for example, yung what if yung physical base, yung router mo, yung switches, etc. Okay. So hindi siya ganun ka-flexible. Then yung security, parang mas madali siyang i-implement kapag software-based. Okay. So yun yung mga nagiging benefits din natin when we have a virtualized network. So yun, is ito. Layer 2 to layer 7 networking and security solutions. Meaning, kung ano yung meron tayo sa isang physical network approach, we can also do it on the virtual side, on a virtual implementation ng network. But syempre, layer 2 to layer 7 lang. So alam naman natin siguro na layer 1 is physical yun. So we have layer 2 to layer 7 functions kapag
virtual yung network natin or software base. Doon sa some of the functions na meron kasi si NSX, sabi ko nga if we have for example meron tayong routing, switching, meron din tayo sa virtual network syempre. Hindi pwedeng mawala yan. So kung meron tayo sa physical networking side, meron tayong physical routers, physical switches, meron din tayo sa virtual side, sa software software based networks. May switching, may routing, may firewall din syempre, may IDS, IPS, yung mga distributed ITS IPS na tinatawag natin kay VMware NSX. Yung mga service mesh ito for containers din kasi ito ginagamit. As well as syempre monitoring and analytics ng network. Okay. Again, kung ano yung meron tayo sa physical approach natin sa network, meron din tayo sa virtual side. So that's VMware NSX, okay? Let's go naman dito kay VMware SASE. Okay. So VMware SASE, SASE means kasi Secure Access Service Edge. So kay SASE, hindi niya lang to kay VMware maririnig eh. So si SASE kasi, we have a convergence ng networking and security in the cloud. So we have the network in the cloud, we have the security na nasa cloud also. So see, before we proceed dun sa components ni VMware SASE, let's take a look muna din sa distributed workforce na tinatawag natin. So ngayon, alam na natin na ganito yung setup natin. So we have on-prem data center, si company may data center. But yung work setup kasi natin ngayon, actually hindi na work from home yung term natin dito eh. Ano na, WFA na. Okay. So yung work from anywhere na. So, hindi lang naman kasi sa bahay ka nag-work. Pwedeng sa coffee shop. Yung iba nga, nasa bakasyon, nagta-travel, tapos may dalang laptop. Okay. So, work from anywhere na yung term natin dito. So, yung work from anywhere, hindi siya ano na, parang ano na siya, magtawag doon. We dissolve na yung perimeter-based approach natin. Yung perimeter-based approach kasi natin, for example, nasa office tayo nagtatrabaho, we place a network firewall between the private at public network. So ganun kasi yung setup natin pag sinabi natin perimeter based approach. So within the perimeter lang ni company. But ngayon syempre hiwa-hiwalay na distributed. So may mga branches, may mga nagtatrabaho sa bahay, sa branch offices, sa coffee shop, etc. Then yung applications hindi lang naka-host dun sa mismong data center ni company. Siyempre, alam naman natin, may mga applications tayo na nasa cloud, like Office 365, ito, Zoom, MS Teams. Ayan. So that's the distributed enterprise or distributed workforce. So yan na yung normal setup natin ngayon. So how we connect ba? Meron tayong mga traditional based din like yung VPN. Ayan. So ito yung components ni SASE. Meron kasi tayong tinatawag na SASE POPs or point of presence. We have the Secure Access Service Edge ni VMware SASE which contains edge network intelligence. Ito for monitoring to nung hindi lang nung network but also nung application performance. So makikita natin dito kung ang problema ba is network or yung application mismo. For example, yung application mo is cloud-based. May problema pala yung hosting nung provider sa cloud. Okay? So okay yung network mo pero yung performance ng application mo na ina-access mo sa cloud is hindi. So makikita natin 'yon. Then secure access, it's like a tunneling or a replacement ng traditional VPN natin. Okay? Then cloud web security, para tayong merong firewall na nasa cloud. So lahat ng traffic natin na dadaan through this SASE point of presence, dadaan kay cloud web security for filtering. Then ito yung i-highlights natin ngayon. I-highlight natin ngayon yung VMware SD-WAN or Software Defined Wide Area Network. So Software Defined Wide Area Network. Okay. Ayan. So si VMware SD-WAN or if may mabasa kayo, VeloCloud. So yan yung VMware SD-WAN natin. Okay.
Wait. Ayan. So again, balik tayo sa traditional na naman. Okay? We have traditional wide area network. For example, meron tayong isang company na merong branch offices. Then day one, syempre, yung mga branch offices, mamonitor nila yung network traffic. As well as yung applications na ginagamit dun sa branch offices. So, they can have yung mga like mga leased line connections, MPLS, wherein yung branch offices nakakonect dun sa main site nila, dun sa main data center nila. Then yung lahat ng network traffic, since dumadaan dun sa data center, mamamonitor natin. So what if si branch offices kailangan ng access dun sa directly dun sa internet o sa isang software as a service application like Office 365. Dadaan pa rin siya sa data center yung traffic. Okay? So ganun siya. So pag imagine natin, syempre mabagal. So may additional traffic, parang additional hop na dinadaanan. So what if yung isang site nila is remote and walang available facility si ISP or si provider para mag-provide ng connection. So, hindi visible yung remote site na yon. So, hindi mamamonitor ni data center or ni main office or ng headquarters nila. So, that's the challenges na meron tayo sa isang traditional wide area network. What if we have a software-defined wide area network? So, ganito siya. So we have different components like yung ito yung if makikita niyo yung mga green na bilog, yan yung mga SD1 edges na tinatawag natin. So it's parang siya yung mga modems natin na nilalagay sa mga site. Then we have the SD1 gateway which is nasa cloud, then SD1 orchestrator na nasa cloud din. So later on maano natin yung functions niya. But si SD1 edges siya yung kailangan need natin para makakonect sa SD1, sa software defined one natin. Okay. Then ini-install siya sa mga site physically, pwede din in the virtual machine form yung SD1 edges or Velo Cloud Edge na tinatawag natin kay VMware. Pag tiningnan natin, pag nakita nyo, yung mga branch offices can directly connect or access na dun sa internet. Hindi niya na kailangan dumaan dun sa data center or sa main or sa headquarters nila. Okay? Then yung construction site, if nakikita nyo dito sa right side, any connections kasi, like if they have LTE or kasi nga remote yung site, baka may cellular ISP sila doon, they can connect it also through the SD1. Okay? As long as connected sa internet, anumang type of connection yan. List line man yan, MPLS, DSL, LTE, fiber. So as long as it will connect to the internet, makikita natin yan, mamamonitor, mamamanage natin sa SD1 natin. Okay. Global one visibility. So meron kasi tayong SD1 orchestrator na nasa cloud. So if we have the SD1 edges na nasa site, then connected sa internet, then parang nire-register natin, ina-activate natin siya dun sa SD1 orchestrator natin. Then dun sa SD1 orchestrator, makikita na natin yung mamomonitor natin yung network traffic na dumadaan dun sa SD1 edges natin. Okay, o yung mga CPE na tinatawag natin or customer premise equipment. So mamomonitor na natin lahat. So unlike dun sa traditional wide area network wherein kailangan pa dumaan nung main office or nung headquarters para lang ma-monitor yung network traffic. Dito kay SD1 hindi na. So yung branch, isang branch office can directly access yung internet, then ma-monitor natin sa SD1 orchestrator na tinatawag natin or Velo Cloud orchestrator. So kahit nasan man yan, if we have office here sa Manila, then meron sa London, meron sa US, we can centrally monitor it and manage it through the SD1 orchestrator. So kaya tinawag natin global wide area network visibility. We have the DMPO or dynamic multipath optimization. So si DMPO or dynamic multipath optimization, for example, meron si company dalawa or tatlong ISP provider.
So minomonitor yan ni na DMPO function or features ni VMware SD-WAN. Okay, so tinitignan niya yung quality ng link. Pwede din kasi tayong mag-prioritize ng applications. For example, itong Zoom, padadaanin natin sa ISP-1. Itong mga Facebook, YouTube, padaanin natin sa ISP-2. Pwede din dynamic per packet steering wherein kung ano yung mas okay na connection or path papunta dun sa let's say sa internet, titingnan ni DMPO. Then dun yung padadaanin yung packet. So, this DMPO continuously monitoring yung quality ng link natin. Okay, that's how the DMPO works. So, para mas ma-appreciate din natin, ito yung example nung ganyan. For example, yung isang company may video conference call. So, sa left side, without VMware SD-WAN. Then, sa right side, may SD-WAN na. So, ganyan yung behavior kapag meron tayong SD-WAN and meron siyang DMPO function. Okay? Then we have, then kasi may mga test na ginawa si VMware. So, yung SD-WAN gateway na nabanggit ko kanina, it's also a component of VMware SD-WAN, yung Velo Cloud Gateway. It's in the cloud din. So, si gateway kasi, ang ginagawa niya naman, for example, yung application natin is on cloud. For example, Office 365. Then, nakausya dun sa data center ni Microsoft na nasa Singapore. So, dun niya tayo iraroute. Yung traffic natin na papuntang Office 365 or any SaaS application, niraroute ni SD-WAN Gateway kung saan pinakamalapit. Okay, kung saan pinakamabilis yung access natin. So, ganun gumagana si SD-WAN Gateway natin. Okay. So, benefits ng SD-WAN, Software-Defined Wide Area Network. Siyempre, simplified WAN operations. Unlike dun sa traditional network natin. Na for example, if I don't know kung may mga employees dito na may mga multiple branch offices and connecting a VPN site to site na lahat ng site. So kay SD-WAN pwede natin gawin 'yon, but lessen yung burden natin na magko-configure ng VPN from site to site. Okay? So sa kay SD-WAN kasi 'di ba we have SD-WAN orchestrator wherein we can create a tunnel between the two sites. Okay. Yung communications ng devices ng components ni SD-WAN encrypted din siya. Okay. So secured siya. So assured application performance, sabi ko nga kanina, SD-WAN is routing us if SaaS yung application natin, routing us papunta dun sa pinakamalapit na hosting. Okay, na data center. Ano pa, yung DMPO natin wherein yun nga yung link is continuously monitored using DMPO, yung quality ng link. Siyempre may mga failover, may mga load balancing functions din tayong ginagawa through DMPO. Okay. Then security, sabi ko kanina, encrypted yung network communications between SD-WAN components. So let's proceed na sa VMware certifications. So if you want to pursue VMware path or so yung career path natin through VMware. So we have VMware certifications. Actually yung VMware solution pillars na pinakita ko kanina, lahat 'yon may mga corresponding certifications. Okay. Punta tayo dito sa pinaka-base siguro, yung data center or server virtualization track or certification path. Kay VMware kasi meron tayong for example if you know Cisco naman, 'di ba? Syempre may CCNA tayo, may CCNP, may CCIA ganyan. So dito kay VMware may mga ganun din. Actually nung nag-take ako year 2020, wala pa tong associate yung VCTA. So ngayon meron na siya. Then meron tayong yan yung pinaka-lowest. Then meron tayong sa munod is BCP. So ito yung certifications ko ngayon, yung
certified professional. So hindi na siya associate. Parang CCNA din, CCNP din. Okay, but you can directly take din VCP. So it's up to you naman. Okay, hindi siya prereq na hindi siya prereq ni VCP yung VCTA. Okay. Then next to VCP, meron tayong advanced professional na tinatawag. Again, ito kasi itong pinakita ko, itong nasa slide ko is ano siya, a data center virtualization track. But pag tinignan natin kay network virtualization track, ganito din yung makikita natin. May VCP, may VCTA, may VCAP. Then yung ibang solution pillars kasi, hindi VCP yung tawag yung certification ni VMware. Meron tayong tinatawag na specialist. Okay, so yun yung mamaya bigay ako ng sample din. So kay advanced professional, let's say napasa mo si VCP, syempre prerequisite yan kay advanced professional. Kay advanced professional, may two types siya. Meron siyang VCAP design or VCAP deploy. Okay? For example, VCAP NV or network virtualization, advanced professional for network virtualization design. Okay? So itong design, pwede natin itong i-take online. So design siya, ano siya, ano to, multiple choice din, yung VCAP design. Yung VCP DCB, ganun din. Yung VCTA DCB, ganun din. Yung VCAP deploy, pag deploy yung tinake natin, ito yung medyo mahirap. Actually, dalawa or tatlong beses yata ako bumagsak dito. Kay deploy, actual kasi siya. Then, yung time mo, syempre limited. Then, kailangan mo mong pumunta sa mismong testing center. Parang may access ka na labs, gagawin mo lahat nung, for example, mag-virtualize ka ng server ganito, ganito yung storage, mag-implement ka ng vSAN, nagyan mo ng ganitong policies. So, i-configure mo doon sa mismong labs. So, ganun yung deploy. Then, medyo mabagal yung labs. So, it depends pa. Kaya, tapos time-consuming din. Kaya medyo mahirap yung deploy. Pero kapag pinasa mo yung VCAP design at saka VCAP deploy, for example, kunwari, napasa natin pareho yan. Ang tawag sa'yo is VCIX. Okay, so si VCIX, VMware Certified Implementation Expert ka. Okay. So si VCDX, ito yung pinakamataas. So VCDX, Design Expert. Ito parang thesis, tapos panel defense. Okay, so ito yung pinakamahirap. Parang tatlo yata yung magpapanel sa'yo. Then i-explain mo. Not sure kung paano yung process, pero magde-design ka nga nung infrastructure. Tapos i-defend mo. So parang thesis siya. So ito yung pinakamahirap. Then yung ito, pag tinignan natin sa pag synergize natin, ilan yung VCTX, DCB sa buong mundo. So, kukunti lang siya. Nakalimutan ko na kung ilan lang siya. Kukunti lang siya. Pero itong yung VCIX, yung may design and deploy na certifications, meron din siya dito. May mga kilala ko dito sa Philippines. Pero VCDX, parang wala pa dito sa Philippines. Sa ibang bansa, meron. Pero kukunti lang. Yung sa buong mundo, pwede nating tignan, pwede nating i-search kung ilan lang yung VCDX dito sa buong mundo. So ganyan yung certification path ni VMware. So it's for data center virtualization, pero sa network virtualization ganyan din. Then sa ibang solution pillars din ni VMware. Pero yung iba kasi ayan katulad ng ganito, yung iba may specialist na yung tawag nila. Okay, ito yung sum of the ano lang na badges na meron tayo. Ayan. So dati kasi may yung nag-take ako may foundations pa na tinatawag vSphere foundations, pero ngayon wala na yan. You can exam directly after you train. You can exam directly VMware certified professional in data center. Okay, then VCAP yung advanced professional. Then meron din silang tinatawag na two times nagpo-provide din sila ng badge for a two-time certified professional. For example, napasa ko yung data center virtualization at saka network virtualization. Ayan. So mag-issue sila ng two-time certified professional.
or yung dual badge natin. Then again, sa ibang ang pillars, specialist yung tawag nila. For example, ito, itong isa kong ano is a master specialist for digital workspace. So ganyan siya. So yung iba, VMware certified professional, yung iba tawag nila master specialist. Okay, for example, yung sa VSAN, we have HCI master specialist or hyperconverged infrastructure master specialist. Okay. So later on, pwede nating makita yung mga prerequisites ni nung each exam if you want to look. Okay. For links, syempre alam naman natin sa internet yung resources sobrang dami, pwede nating makuha yan kung saan-saan. But syempre ang advice ko, if you want to look for resources kay VMware, pumunta ka na sa mismong site or domains ni VMware. Katulad kagaya nitong mga links na meron tayo. Meron tayong yung certification, mamaya i-check natin yan. Yung learning, VMware learning, yung you can join communities. May mga blogs din si VMware. Yung YouTube hindi ko na ilagay, pero may mga YouTube channel din si VMware. Then documentations, lahat ng solutions and products ni VMware, may documentations yan. Then regularly ina-update ni VMware yan. Okay. Then tech zone, if you want yung mga pillars, may mga technical resources din doon, may mga videos din na pwede manood, papanood dito sa techzone.vmware.com. Then if you want, kung syempre kay VMware actually medyo mahirap mag-setup ng labs natin, a home lab or personal lab. So you can also try yung configurations, how it implements yung server virtualization natin or yung other solutions. Meron tayong hands-on labs na tinatawag kay VMware. Okay? So syempre kailangan mo lang din mag-register, put yung email, then create ka ng account. Ayan. Then wait lang ha. Sige, try natin muna i-share ko lang yung ano natin. Ito. For example, ayan. Wait lang ha, share natin. Nakikita po ba yung screen? Ayan. So, ayan yung sample. Ito, yung certification site ni VMware. So, dito natin makikita natin yung different certification tracks na meron kay VMware. For example, ito, data center virtualization. Pag-click tayo na isa. Halimbawa, ito. So, VMware Certified Professional. Makikita mo dito yung prerequisites niya. Okay. Wait lang ha. Ayan. Ayan. So, for example, meron akong, nga pala, hindi ko pala nabanggit, si VMware, yung certifications niya is hindi nag-expire. Okay? But yung exam is, yung parang nag-expire or nagre-retire. Okay? So, for example, meron ako, ang certification ko ngayon is VCP, VMware Certified Professional Data Center Virtualization 2021. Okay. So syempre, not sure kung retired na yung exam na yung for 2021. Ngayon, ang version na ngayon is 2022. So ngayon, certified pa rin ako kahit umabot ng 2030, depende kung babaguhin pa nila. Certified pa rin ako ni VMware. Kaya lang hindi na-updated. Depende kay VMware kung may mga latest siyang functions or features na dinagdag. Okay, but again, yung certifications natin ngayon kay VMware, non-expiry siya. Okay. So it's up to you na kung syempre kay yearly, kung yearly may bagong certification, syempre kailangan mo rin mag-upgrade. It depends on you na. Okay? So for prerequisites kasi, ayan, makikita naman natin dito sa site. Kung tapos ilang minutes yung exam, ano yung mga training na pwede nating i-take. Okay? For
For the training kasi ang nakalagay sa amin minsan may required, may recommended. Ayan. Kasi actually not sure dito sa training. Sa amin kasi required talaga. So bago kami mag-take ng exam, tinitingnan kasi since this part VMware partner kami or distributor, tinitingnan kung nag-take ba kami ng training or courses na nasa list. Okay. So if you want to take then pwede din tong online. So kung nakapag-take na kayo ng iba pang certification exams, pwede din tong online. Again, except yung deploy natin, yung backup deploy natin, which is tinetake mismo sa testing center. Okay? Ano pa ba? Wait. Share ko din yung text zone. Ayan, text zone. Ayan ha. Text zone. Ayan. So ito po si VMware Tech Zone. So nandito yung different products din niya. For example, networking and security. May different resources siya pag kinlik natin. So pwede natin siya. Ito, minsan dito din ako nagbabasa-basa, nanonood ng videos. Siyempre, yung training kasi ni VMware medyo expensive. Yung training kasi namin ngayon is sponsored by the company, siyempre. If ikaw naman is parang self-study, pwede kang magtingin dito sa VMware Tech Zone site. Or sa YouTube, syempre may YouTube channel din, sabi ko nga si VMware. Again, napakaraming resources na pwede mo makuha sa internet, and advice ko sa mismong sites or domains ka lang ni VMware para mas legit yung documents and updated. Okay? So sa ibang site, syempre may mga nag-upload din ng resources, pero mas much better kung kay VMware tayo kukuha. Okay. And that's the end po of my presentation. Thank you for listening po, and we can have the Q&A po if you have questions. Right, bro. Thank you for that awesome presentation. Actually, honestly, ha, on my end, kahit may experience na ako sa IT, ang dami ko pa rin natutunan. Thank you. So, medyo marami na nga yata yung Before we go with the Q&A, kunin ko lang muna yung screen share, bro, saglit. For attendance and certification, you can go to techacademy.ph/VMware para sa attendance and certification natin. Para din para mabigyan namin kayo ng certification with this webinar, as well as we can ask the copy of slides kay Sir RJ kung okay lang. Sige po. Right, so yun lang. Let's go with Q&A. So you can take, okay naman na yung presentation mo, ano bro? Include their email yung binigay ni Sir RJ para dun sa mga folks na kailangan, for example, you need to contact legit or qualified VMware partners or distributor, makausap nyo siya. Right? So, ayun. Right, question. You can put in your questions dun sa chat box natin para makita namin ni Sir RJ, and then we can answer them or... Medyo marami. Sige, try natin mag... Teka lang ha. May mga nababasa na kasi ako kanina, kaya lang hindi ko nasagot. Ito, umpisaan natin po sa... Ayun nga, nasagot ko na to yung kay Sir Paul. From Sir Paul Ventura na, require po ba additional license sa BSAN? Yes po. Yung BSphere natin, yung ESXi natin, may license siya. Yung pinaka-common na licensing natin, may other way of licensing pa, pero pinaka-common natin is per processor. For example, yung server ko may dalawang processor, so ang license ko kailangan is dalawa din for ESXi. For VSAN ganun din, per processor din yung license. So if the end user will use VSphere plus VSAN, so magka-come up siya sa same license kasi yung processor ang tinitingnan natin. For example, may license ako ng dalawang VSphere. May license din ako ng dalawang VSAN. Okay. Paano po, from Sir Joseph
Arenas, paano po kapag nabasag yung visa? Actually, paano bang nabasag? Pag nabasag kasi, for example, may nag-down po ba na isang server? Siyempre, pag may nag-down na isang server which is naka-join dun sa cluster ng visa, mababawasan yung storage capacity natin. Pero, magagamit pa rin natin yung storage, yung visa data store. Kasi may mga sineset up dahil sa configurations like ilan ba yung failures to tolerate. Yung may mga RAID, software RAID kasi na ginagawa si Visant eh. So for example, ginilagay mo sa FTT or failure to tolerate natin is isa. So gagana pa rin si Visant natin. So kung dalawa, yun, magkakaproblema na tayo. Kung dalawa yung nagdown na server. Kasi they are both contributing yung disk nila dun sa software storage, software-based storage natin. Question pa. Taka lang. Meron ka SD1. Taka lang. Ayun, may mga BCP din pala dito, sir. Sir Joselito. Ito, sir. From Sir Luis. Pwede po ba ito sa mga newbie? Actually, kwento ko na din nung pumasok ako ng trabaho for as a VMware pre-sales engineer. Nakilala ko kasi si Sir Billy noon. So, ang ano ko talaga noon is network. So, hindi na nga ako nakapag-take ng Cisco eh. Then, ngayon lang ako ulit bumabalik sa network. Recently, nakapasa din ako ng CompTIA Network Plus. If you have, kung newbie, medyo mahirapan din for me. Pero kung, for example, may konting ano ka din, kasi nung ako pumasok ako nung may basic knowledge ako sa network, nagamit ko din. Kasi, actually, malaking tulong din po pala kapag, yun nga, pag may basics ka sa networking. Kasi, yung networking kasi, pag tinignan natin lahat, naman dumadaan sa network, ginagamit yung network. So kung nung pumasok ako dito kay VMware, may mga networking part din. Syempre yung mga virtual switch, paano ko ba i-connect, and yung mga VMs, ayan. So makikita na parang nagagets ko na yung ibang terminologies. For the newbie siguro, kung malaking tulong din kapag medyo maalam ka din sa hardware. For example, like sa computer, sa servers, yung mga processor, mga RAM. So, tulong din yun. Okay. It depends din. Ito, data center virtualization yung sinasabi ko. But it depends dun sa pillars. For example, yung VMware Horizon or desktop virtualization solution ni VMware. Hindi ako masyadong ano kasi may part na kailangan mo ng skills for Microsoft or Windows Server. Okay. For the data center virtualization, pwede naman yung newbie pero yun nga, aaralin mo talaga din. Next is, ayan, nakita na ni Sir JC, 269 lang ang merong BCTX sa buong mundo. Ayan, o konti pa lang. Ilang years po validity ng mga certificates? Again, dati, 3 years din. Ngayon, hindi na siya nag-expire. But yearly, nagre-retire yung exam. So, kaya ang certifications mo, for example ako, VCP, DCB, 2021. So, 2022 na ngayon, may bago ng version ulit ng certificates. So, it's up to you naman kung kailangan mong mag-upgrade. Kasi, yun nga, yearly, may mga latest features din na ina-add si VMware. Bro, ito kay Alain Nunez. Where is the best lab to practice daw? Where is the best lab to practice? Yung na-share ko kasi kanina, to be honest, hindi ko rin masyadong ina-access yung hands-on lab ni VMware. But it's a good ano kasi, syempre, tinatry, ginagamit ko din minsan. But ngayon kasi, nag-request talaga kami na magkaroon ng actual. So, yun nga, hindi ako nakapag-share ng demo. Pero sineset up pa lang kasi namin din yung servers. So, pinaka-best talaga
is actual yung maging experience mo if you will set up ng lab. Kung medyo mapera ka, you can buy din yung mga second hand na servers. Kaya lang syempre medyo magastos sa kuryente. But on the desktop din, may mga tinatawag kasi tayong nested na setup din, 'di ba? On a desktop, if you can have a desktop na may, for example, 64 gig na RAM, pwede mo kasing patakbuhin na as a virtual machine din yung ESXi natin. Then pag naka-virtual machine na siya, yung ESXi, tsaka ka mag-i-install ng virtual machine. Medyo matrabaho nga lang, pero you can set it up as a virtual machine yung ESXi natin. The way na mag-configure ng VMware sa Azure from Joe Marie. VMware sa Azure is the same sa configuration ng ibang VMware mismo. Paano pong ibang VMware, sir? Hindi ko naana. How about ito, bro? Kailangan ba ng programming sa VMware? Ibig sabihin, kailangan ba knowledgeable ka ng programming? Parang hindi naman, ano? Ayun, depends. Sabi ko nga, sir, it depends dun sa pillar. Kasi meron tayong application modernization na pinakitang pillar kanina, di ba? Doon medyo hirap din ako. Yes. Kasi may gumagamit doon ng kasi medyo matagal ko na rin na try yung Dockers, yung containers. Ayan, ayun, medyo papasok ka kapag application developer ka. Medyo magigets mo yung mga term doon. Especially if you're a DevOps na nagde-deploy ka nung mga developed na applications, medyo magigets mo yung pillars na yun. Ayun. Pero programming, hindi masyado. Linux pala, makakatulong din. Kasi yung mga ESXi natin, yung vCenter server natin is Linux-based Photon OS. Yun. So yung ibang commands, yung mga basic commands, for example, ls, ayan, dir, yan, magagamit natin kapag in-access natin through CLI yung ano natin. But syempre GUI-based, yung GUI based din naman yung ESXi natin at saka vCenter server. But may mga functions na kailangan natin i-access it through CLI. Ayan. Sir, ano po best practice saan ilagay yung vCenter? O okay lang ba nasa cluster siya na minamanage niya or separate hardware? If you can have, sir, na separate hardware, kaya lang virtual machine based din kasi ito eh. Okay din, mas maganda. Pero kung sa mismong cluster na minamanage niya, pwede din, then you can set up yung vCenter HA din. Kasi iba yung vSphere HA sa vCenter HA. Yung vCenter HA pala, need din ng minimum of 3 servers or ESXi hosts. Ayan. May possibility ba ma-hire kahit walang certification? Yes, oo. Pwedeng-pwede. Kaya siyempre, additional pogi points lang yung certifications. Pero yung skills, for me kasi, ako kasi, kung ako tatanungin, skills muna una ko ding tinitingnan. Okay. Kasi yung certification, parang, ayun nga, additional ano na lang din yan. Kasi may mga company na may tinatawag silang parang competency na kailangan i-comply. So, kailangan nila ng mga certified na tao. Okay. But pwede pa rin ma-hire naman if you can parang i-prove na may skills ka. Ayan. Regarding backup po, sir, how to backup po ang mga VM if gagamit po ng ESXi? Only VM product lang po ba? Yun. Actually, walang masyadong backup solution pa si VMware. So they have integrations, may mga storage APIs si VMware na ini-integrate sa mga third party, especially yung Vim. Ayun. So that they can backup din. I mean, if nag-start ka pa sa VMware, napapasok sa Azure, makakatulong po ba 'yun? Nag-start ka po sa VMware, then papasok sa Azure. Oh, actually, ang target ko nga din ngayon is papunta na sa cloud like on AWS and Azure. Malaking tulong din kasi yung functions, hindi man siya pareho ng platform, pero yung functions,
like virtual machines, virtual NICs, makikita din natin kasi hindi naman traditional, hindi naman physical based din yung naka-setup sa cloud. Siyempre, naka-virtual machine form din yan. So, malaking tulong din kapag may knowledge ka sa VMware, then magpapunta ka sa cloud na path. Ano po ang best practice setup or secure na deployment to protect from ransomware? Okay. Best practice setup or secure na deployment to protect from ransomware. You need a solution din, syempre, like yun nga, mga next generation antivirus solution. Yung pinakita kong pilag kanina, yung Carbon Black, yung next generation antivirus solution ni VMware. Ngayon, dinevelop nila, hindi lang endpoint or laptops and computers yung pinoprotektahan niya. Ngayon, it can protect also yung virtual machines. So we can see na yung vulnerabilities nung virtual machine mismo, yung mga guest OS na nakalagay doon. Ginagamit ko lang dating VMware sa games para mag-multiple lagi. Any questions pa po? Ay, hindi ko rin pala nabanggit. If syempre may alam ko sigurado may mga gumagamit dito ng virtual box, ng VMware workstations or Oracle, ayan yung. So we call it, syempre 'di ba naglalagay tayo ng virtual machines doon. We call it type 2 hypervisors na. Kung yung type 2 hypervisors kasi kailangan natin ng OS muna, like for example Windows, tapos saka natin i-install si virtual box, 'di ba? So that's type 2 hypervisors. Yung diniscuss natin kanina is type 1 hypervisor siya. So directly in-install siya dun sa bare metal na physical server. Okay. Any questions pa po? Sir, nakuha ba nila yung email ko? Siguro baka kasi yun nga, baka may interested din na baka may end user dito na interested kay VMware or may IT reseller na gustong mag benta ng VMware, so you can email me naman. On. Yeah, I guess you can post din sa chat, bro. Or can you share screen again? Para makita uli nila. Ayan. O, kita ba yung email ad ko? Wait lang. Hindi pa. Ay, wala pa yata nakashare, sorry. Ayan. Ayan, nakikita na namin. So guys, if you have questions, especially for business questions, like you want to acquire VMware licenses and so on, you can contact RJ. They are legit and partner of VMware. How about bro, sa exam? How much naman yung exam? May nakita ko ni kaling kay Sir Roseli. Not sure, sir. Parang hindi ko sure kung sa peso is nasa 10K. Nasa 10K ha. Kasi si company nga yung sumagot ng mga exams ko and training. Ang mahal kasi yung training. If legit na sa training ka talaga ni VMware. Ha? Kasi may mga ito advice ko din, may mga nagpo-provide na kasi ngayon ng VMware trainings din. Pero iba pa din kasi yung mga education partner talaga ni VMware na nagpo-provide ng training. Kaya lang, yun nga, may kamahalan talaga. Ayun. Pero legit naman yung training. Any third-party app software po that can integrate po yung backup ng VSphere virtualized data center. Ayun, medyo marami sir eh. Actually, to be honest, hindi ako masyadong maano sa backup. Pero yun nga, yung Veeam, ano pa ba yung mga backup natin? Veritas? Ayan, mga ganyan. So, may API naman kasi si VMware for integration. So, yun po yung ginagamit ni backup vendors para integrate kay VMware o kay VSphere. Ano pinagkaiba ng Hyper-V sa VMware? So, good question. If na-try nyo pa si Hyper, ako hindi ko pa masyadong nakaliko si Hyper-V, pero nung nakita ko siya, parang kailangan mo siya muna mag-install ng Windows Server OS, then tsaka mo i-configure din si Hyper-V tsaka ka maglalagay ng virtual machine. Okay. Not sure kung yun yung type 2 hypervisor din nila. Pero again, si ESXi kasi natin type 1. So directly, wala ka ng install na OS directly. Yun yung pinaka-OS natin, si ESXi. So, again, yung hypervisor ng ibang vendor, magkakaiba ng implementation. Eh.
si VMware ganito siya ini-implement. So directly ini-install natin siya sa server. Wala tayong additional server pa na install bago makapag-virtualize. Okay. So yun na yun, virtualize na yun pagka install natin ng ESXi. Sir, looking po for partner na pwede bilhan ng software. Sige sir, Joselito, you can email me din para may ano kita sa mga partners. Kasi kung end users, hindi kami pwede, pero pwede ka naming i-endorse sa mga partners namin. Bro, how about ano? Exam vouchers. Baka naman. Exam vouchers, sir. Teka, kasi yung iba kasi, pag kay VMware, minsan yung ibang training namin, may kasama ng voucher. Exam voucher. Or siguro, tapos, pagka nakipag-business transaction kayo, probably. Tapos, try din nila mag-subscribe doon sa mga ano, sa mga events ni VMware, attend sila ng webinars. Minsan nakakachamba kami ng pre-exam voucher eh. All right. So, yun guys, other tip. Para makatipid or makalibre kayo ng exam. Dati po ako sir from Bruce. Dati po ako sir nagma-manage ng servers na may VMs pero via virtual box. Magagamit po kaya yung skills ko doon and complicated po ba yung migration ng VMs from VirtualBox to VMware? Yung migration ng VMs from VirtualBox to VMware, hindi naman ganun kakomplikado. Pero yung skills, medyo mas ano kasi ng konti, mas high-end ng kasi ng konti si VMware, yung ESXi natin. Compare mo sa VirtualBox. Kasi VirtualBox ako dati, tas parang ibang-iba talaga siya dun sa ano natin, sa ESXi. Ayan. Ayan. Any questions pa po or anything to clarify? Question guys, samantalahin niyo na dahil I think overtime na tayo. if pwede nga nila kung email sir or yung resources din na kailangan nila, pwede ko rin sila matulungan. Kasi nga, since partner kami, may partner portal kami, may direct access din kami sa resources. Yep. So if your company, for example, needs to implement or services or any products or implementation na related sa VMware, you can contact Arjay para sa solutions. Pwede din kami mag-present ng another ano kung company mo is kailangan ng yan, VMware. Pwede rin specific sa company, di ba? Sa needs yes, nila. Yes. Oh. Depende sa requirements nila. Good. Ayan. Yung recording, we will upload this kapag okay na, including the certificate. So, antayin nyo na lang yung email para makuha nyo. Okay. Ano pang certification right na pwede i-take sa VMware? Actually, yung pinaka base kasi natin yung server virtualization, yung data center virtualization. Meron ding network virtualization, meron ding yung Vista specialist, HCI master specialist. May marami, medyo marami. Meron ding VMware Cloud endpoint, VMware endpoint protection, may VCP security. Meron din. So, medyo marami siya. If nakuha niyo yung link kanina, nandun lahat. Ayun po. Yes, sir. Joselito, pwede po. Email mo lang ako. Kaya ayusin lang namin siguro yung data center namin dito. Kasi actually, may naantay kami UPS lang. Pero nakaset na siya yung vSphere niya, yung vSAN. Yung mga diniscuss ko kanina, nakasetup na siya dito. Hindi ko lang na-live ngayon eh. I-dinemo ko saan eh. Ayun po. You can email me naman. Any questions pa po? Or... Yeah, I think bro, we're good to go. Kunin ko lang yung screen na. For, para doon sa mga business related transaction, you can add RJ or PM him directly para doon sa mga transactions nyo. And again, para sa certificate natin and attendance, techacademy.ph/VMware.
para siguradong magawa namin kayo ng certificate as well as ma-email namin sa inyo yung link ng recording and copy of the slides. Okay, so kung wala na kayong tanong, I guess this is time para magpasalamat tayo kay Sir Arjay Cabuen. Bro, I know you're super busy and salamat sa oras mo dahil ito lang marami kaming natutunan. I'm assuming ganun din yung mga more oo, than sana sana may na-absorb kayo kahit pa paano. Yeah. May na-absorb kayo kahit pa paano. Yep, and pagpasensya niyo na muna yung audio ko for today or connection ko for today. And yun nga, so again on behalf of Tech Academy RJ, maraming salamat. Doon sa mga nag-attend, maraming salamat din. So again, we're gonna email you the link for the replay or the recording and the slides if needed. And again, kukunin ko rin yung information ni Sir RJ, yung email niya, bukod dun sa nakita nyo sa screen, para just in case may kailangan kayo right now or in the future or yung mga businesses or employers nyo, you can contact them directly para sa solutions na kailangan ng business nyo. Right, so I guess that's it for today, bro RJ. Any last words for lalo na dun sa mga newbies, beginners, and aspiring IT professional na gustong mag-grow ng career nila or ng salary nila or ng skills nila, what would be your last word for them? Ayun. Pero teka lang, sir. Bago ko mag-last word, batiin muna natin pala. Nakalimutan ko yung mga kasama natin sa LNSF. LNSF, so League of Network and Systems Engineers of the Philippines. Si Sir Mac Picar, yung mga mentors natin, si Sir Mel Bulataw, saka si Melchor Mangrobang na nasa Singapore. Tapos, yun. Last words, sir. Hindi to VMware related, ah. Hindi rin Cisco related. Ang best advice po natin sa mga kasama natin dito is know the basics. Gets ba? Tama naman, di ba? Know the basics. Kasi may iba na parang na-overwhelm sila. Uy, gusto ko matutunan to. Parang ang ganda nito ah, gusto ko matutunan to. Eh yung parang skills pala na yun is advanced. So hindi ka dumaan ng basics, 'di ba? Parang ang halimbawa, hindi ka naman dumaan nag-aral ng CCNA, gusto mo CCNP ka kaagad, parang ganun, 'di ba? So know the basics lang, syempre. 'Yun yung makakatulong talaga sa atin lalo na sa troubleshooting pag may mga concerns tayo. Yung basics talaga ang kailangan natin. Parang nag-OSI layers din tayo, 'di ba, sa networking. So hindi mo pwedeng hindi matutunan yan kung pupunta ka, papasok ka ng networking site. Okay, yun lang po. Salamat po. Bro, so I agree. No? So kailangan matibay yung pundasyon natin. So ang magpapatibay talaga nun is yung basics and fundamentals ng any technology or any skills na meron tayo as an IT. So, oo nga, kasi sabi again, nga. Bro, maraming diba? Salamat. Oo. Oh. Diba? Kasi hindi ka pwedeng mag-apply ng sa advance yung nasa resume mo tapos hindi mo alam yung basics eh. Totoo. So, ayun. Patibayin nyo yung foundation nyo in any skills and any career or any field na gusto nyo tahakin kasi in any yun field talaga po. Yung magdadala sa inyo in the long run. So, yun lang. Again, thank you for everyone who attended this free webinar. Thank you again, RJ, on behalf of Tech Academy and all the attendees. It's an honor to have you here. Salamat, bro. So probably we can have you again in the future kung kailangan. Oh, as well as yung siguro pag may bagong skills ulit. Sige. Yun lang. So guys, again, thank you for attending this webinar. Again, dun sa certificate natin, techacademy.ph/VMware. And again, for more updates and webinars and other career IT tips, follow us on Facebook and YouTube na nakikita nyo sa screen. Right, so yun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat tayong lahat. Thank you, Sir RJ. Ingat ka. Thank you po. Salamat po sa inyo. Thank you po. Salamat po.